Okay, pasok. Go! Go. Hindi po. Diretso. Huwag po titingin sa drone. Saan po kayong napupunta? Ganito nagsimula ang lahat. May mga nagtatanong kasi simula nung nag-upload ako ng about sa Starlink, about dun sa nag-install tayo at gumagamit tayo ng Starlink. Marami nagtatanong kung magkano daw ba yung monthly nito. Worth it nga ba siya dun sa presyo niya? So, sa ngayon, bumaba na nga yung presyo niya. Hindi na siya dating 30,000. So, mas bumaba na siya ngayon. Ngayon is mabibili mo na lang siya kasama yung shipping niya for 20,000 pesos. So, worth it nga ba talaga to na gamitin? Lalong-lalo na tong roaming or itong mga residential. So, isang kinabit natin dun sa Palayan City, Nueva Ecija is residential. And itong gamit natin ngayon dito, ito, is yung roaming. So kung titignan natin yung dalawa na yun, halos pareho lang naman yan. Ang pinagkaiba lang nila, syempre si roaming, pwede mo siyang gamitin kahit saan. So ito si Starlink natin. Ayan, nandito tayo sa Santa Rosa, Nueva Ecija, sa LAC Farm. Kaya naman ginagamit ko si Starlink dito kasi nga mahina ang signal dito sa lugar na to. Malayo na kasi siya dun sa main tower ng mga network, mga service provider. Mahina dito ang Smart saka ang Globe. So sa Smart is 1 bar lang. So ginamit ko na rin dito yung 5G namin na internet. Is halos hindi siya makasagap talaga ng data. So nahihirapan akong mag-connect sa Facebook and sa YouTube. Sa Globe naman kahit papaano meron, pero madalas wala. So si Starlink, kanina pa siya dito, mga anong oras kami nandito, 9 AM. So hindi pa siya na di-disconnect. So kahit nilipat ko na siya dyan, kanina kasi nandun siya. So ang worry ko baka masagasaan siya kasi hindi siya masyadong nakikita pag nasa baba lang, baka masagaan sa siya ng mga ibang sasakyan. Kaya nilipat ko siya dito. Makikita natin, may shade pa dito sa part na to, pero sa kanya, dun siya tumutok. So ayan, may mga nakapaligid pang mga buildings at mga puno. Kanina nung umulan, medyo humina lang ng konti yung ano niya, yung signal niya, I mean yung tawag dito, yung speed ng internet, medyo bumagal. Kanina nung walang ulan, nung maaraw na maaraw, is umaabot ng 200 Mbps. So ngayon i-check natin kung gaano kabilis ang Starlink natin ngayon. Okay, go natin. Natin kung gaano kabilis si Starlink ngayon. So kanina nung kaon namin mga 9 AM, nasa 200 Mbps siya. So ngayon is 2:30 PM na. So ayan, 179 180 upload, ay download. So tignan natin yung magiging upload niya. Oh, mababa ang upload niya. So mga nasa 11 12 13 15 16 18 19 20. Uy, tumataas. So ayan ang upload, 26, 27. Okay, so ang download niya is 175 Mbps and ang upload niya is 29.4 Mbps. Not bad, mabilis na yan kasi parang kayang-kaya na nating mag live stream gamit yung ganyan kabilis na internet connection. Pero kanina umabot tayo ng 240 Mbps sa ano niya, download speed, and 30 sa upload. So ito is mga ilang araw ko pa lang siyang ginagamit. So ang reason kung bakit ako bumili ng Starlink is dahil sa trabaho namin. Magaya nga ngayon, nandito kami sa isang lugar, sa isang farm na mahina ang signal at kailangan ko magpalipad ng drone. And sa pagpapalipad ng drone, may instances na kailangan natin ng data. Kagaya nga dito, malapit sa airport, malapit sa authorized zone. So kailangan ko ng data para makapag-request ako ng code para makapagpalipad ng drone. So yung isang reason. Saka pangalawang reason, syempre napupunta ako sa mga lugar na mga remote area talaga, kaya kailangan ko ng internet connection kasi minsan kailangan kong tumanggap ng email, ng message. At yung isang talagang reason is para na mamonitor ko yung bahay namin, nakokontrol ko. Para ngayon mainit na, so in-on ko yung aircon gamit yung cellphone ko. Kung wala akong internet, wala akong data, hindi ko magagawa yun na i-on yung aircon sa bahay nang wala ako dun sa bahay namin. And nakikita ko rin kung gaano nakainit dun sa studio, may thermostat ako nilagay doon na mamonitor ko din sa cellphone ko. So at saka yung mga CCTV na mamonitor ko. So malaking bagay sa akin yung internet. Kaya para sa akin, sa trabaho ko, worth it itong Starlink. Pero yun nga,
medyo may kamahalan talaga yung monthly niya, kahit na sabihin mo na yung roaming kasi is pwede mo namang gamitin kahit saan, saka na ipopost mo siya, pero 3,300 pa rin yun per month. And yung Starlink naman na residential, 2,700 per month, mabigat pa rin yun. Kasi kami sa bahay, ang ginagamit namin is PLDT fiber, ang binabayaran lang namin per month is 2,000. Aba, 2,000, saktong 2,000 pesos. At ang speed nun is umaabot ng hanggang 400 Mbps. Depende kung anong oras. Pero yun nga lang, si Starlink is magagamit mo siya kahit mag-down na lahat ng mga internet service provider. Basta meron kang load. Pero yun nga lang, residential, dun mo lang siya magagamit kung saan yung location mo. Unlike si roaming, parang ito, nagamit ko na siya sa Cabanatuan City, sa Talavera, at saka dito. So, pwede ko siyang gamitin kahit nasaan ako. And meron kasing may ginagamit pa akong isang internet na ayun, yung smart 5G home wifi. Sa ngayon, parang halos magkapresyo na lang sila nung Starlink. Pero si smart na 5G is pwede ko siyang gamitin kahit umaandar yung sasakyan. Basta may signal, basta may network. Etong si roaming, hindi natin siya pwedeng gamitin habang tumatakbo. Kasi may ibang Starlink pa para doon. May ibang subscription na Starlink para doon sa moving. So hindi ito yon. Ang roaming pwede mo lang gamitin sa iba-ibang lugar pero hindi siya dapat gumagalaw. Okay. Yung mga 5G natin na internet, pwede natin gamitin kahit gumagalaw ka. Yung mga cellphone natin, yung mga data natin, pwede natin gamitin habang gumagalaw ka. At doon, kagaya nga doon sa 5G internet na smart na ginagamit ko ngayon, ang speed ko doon is umaabot ng hanggang 500 Mbps. Basta hindi peak hours. At saka nasa city ka na mayroon talagang 5G coverage. So na-test ko na yon and nagagamit ko na rin siya sa live streaming. Ikukumpara natin sa load, kung si Starlink, ang roaming niya is 3,300 per month. Yung data na ginagamit ko doon sa 5G internet namin is niloloadan ko lang siya ng 48 gig at matagal ko nang gagamitin yun. At yung 48 gig na yon is 599 pesos lang. Yun yung magic data. So ibig sabihin, kung hindi ko siya gagamitin, hindi ko gagamitin yung data at wala siyang expiration. So yun naman yung kagandahan dun sa mga ginagamit nating mga 5G internet ngayon. So pag nasa mga remote areas ka at saka depende sa trabaho mo, depende sa ginagawa mo, worth it itong si Starlink. Pero kung nasa bahay ka lang lagi at pa-travel-travel ka lang, wala ka naman trabaho na kailangan mo siya, hindi siya worth it. Pero kung nagka-camping ka, yon, worth it itong si Starlink. Kasi may mga campsite na wala talagang signal ng internet, so Starlink lang pwede mong gamitin. Pero kapag meron kang roaming na Starlink, dapat meron ka rin ganito. Yan. Hindi po pwedeng Starlink lang ang meron sa'yo, lalo na pag roaming. So importante na meron ka rin power supply na kagaya nito, na kaya niyang ipower si Starlink. So ito yung EcoFlow natin, kaya niyang ipower si Starlink. So kanina, i-check natin na ilang watts ba ang kinakain ni Starlink na natin. So as of now, ang kinakain niya is 38 watts. So ibig sabihin, matagal niyang gagamitin ito kasi ito is 200 watt hours. So matagal niyang gagamitin niya. Baka whole day kaya niya ipower si Starlink. Okay, so yun. Kung wala ka talagang source ng internet doon sa lugar mo, worth it siya. Pero kung may choice ka rin lang, pagkapit ka ng fiber or meron kang data na po pwedeng internet mo, dun ka na lang. Kaysa dun sa may binabayaran ka na 2,700 per month at 20,000 plus na hardware. So ngayon, pag magpapakabit ka ng internet is mura lang naman or minsan libre nga yung installation, kailangan mo lang ng ibang mga papers. Yun nga lang, si Starlink, walang mga kailangan na anumang requirements. Basta bumili ka and i-accept nyo yung payment mo, authorize yung payment mo, is makaka-order ka. So Starlink namin, in-order namin siya and dumating siya after 11 days. And ngayon, umorder kami ngayon ng LAN port niya kasi walang LAN ang Starlink. Pag titignan natin si Starlink, is ganito lang talaga siya. Ito, yan lang.
ang nasa ilalim niya. Walang way para makapag-plug ka ng any router, extension or extender. So, yun lang. Para sa akin, sa way na trabaho, worth it siya. Sa inyo, siguro kayo na yung makakapagsabi kung worth it nga bang kumuha ng Starlink. So, yun lang. And thank you for watching.